Magandang araw sa inyong lahat, mga bata. Ready na ba kayo sa mga aralin na magpapalakas ng ating katawan? Ako si Tutor Arian para sa PE2. Para sa ating aralin ngayong araw, ang pamagat ay lokasyon, direksyon, level, pathway at planes at iba't ibang galaw. Ito ay para sa Quarter 2, Week 1 to 2. Para sa ating layunin ngayong araw, nakapaglalarawan ng mga galaw sa lokasyon, direksyon, level, pathways at planes. Napananatili ang tamang tindig at ayos ng katawan habang isinasagawa ang bawat galaw. Simulan natin ang ating aralin sa pagsagot ng subukin. Ang ating panuto, ilarawan ang ginagawa ng bata, gawing patnubay ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang bilang, ano ang ginagawa ng bata? Sa tingin nyo, ano kaya ang kanyang ginagawa? Tama, ang bata ay naglalakad. Para sa pangalawang bilang, saang direksyon patungo ang bata? Sa kanan o sa kaliwa? Mahusay! Ang bata ay patungo sa kaliwa. Paano naman kaya sa pangatlong bilang natin? Ano ang level ng paglakad ng bata? Ito ba ay mabagal, mabilis, o katamtaman? Ano sa palagay ninyo? Tama, ang level ng kanyang paglakad ay katamtaman lamang. Para sa ika-apat na bilang, anong pathways o daanan ang kanyang dinadaanan? Ito ba ay tuwid, zigzag o pakurba? Tama, ito ay tuwid. Tuwid ang pathways o daanan na kanyang dinadaanan. Na ipapakita sa mga larawan na igagalaw natin ang ating katawan sa iba't ibang lokasyon, direksyon, level, daanan at plane. Ano-ano kaya ang mga ito? Isa-isahin natin. Mayroon tayo mga dapat isaalang-alang sa mga pagsasagawa ng mga simpleng kilos. Una rito ay ang lokasyon o lugar. Ito ay tumutukoy sa likuran o unahan, maaari ding ilalim o ibabaw, harap o itaas, ng kinatatayuan ng isang tao. Maaari din itong maging personal space o general space. Personal space, ito ay kung saan ay hindi umaalis sa kinatatayuan. Ang general space naman ay ito ay nagpapakita ng malayang paggalaw o maaari tayong umalis sa ating pwesto. Ano ang pinapakita sa larawan? Tama. Ang mga bata ay naglalaro sa harapan ng kanilang bahay. Maituring kaya natin itong personal space o general space? Mahusay, ito ay general space dahil sa paglalaro ng piko, malaya siyang nakakaalis sa kanyang pwesto. Pangalawang bilang, direksyon. Ito naman ay tumutukoy sa patunguhan ng kilos o galaw. Maaring ito ay pataas o pababa, paharap o patalikod, o pakanan o pakaliwa. Susunod naman ay, ang pangatlo ay ito ang tinatawag na level. Tumutukoy sa agwat ng katawan o kagamitan sa sahig. Maaaring itong mababa, kalagitnaan, o mataas. Ang sumunod naman ay ang landas o pathways. Tumutukoy naman ito sa katang-isip na daanan sa pagsasagawa ng kilos. Maaaring zigzag, pakurba, o paikot o tuwid. At ang panglima naman ay yung tinatawag nating planes. Ang mga galaw ay maaaring nasa frontal, horizontal, at sagittal. Ano nga ba ang frontal?
Ang frontal plane ay humahati sa bahagi ng katawan, sa harapan at likuran. Ang paggalaw o kilos ay patagilid. Makikita natin sa larawan ang halimbawa ng isang frontal plane. Ang sagittal plane naman ay humahati sa kaliwa at kanang bahagi ng katawan. Ang pagkilos ng katawan ay pasulong at paatras. At ang panghuli ay ang horizontal plane. Ito ay humahati sa upper or lower na bahagi ng katawan. Ang pagkilos ng katawan ay nakapilipit o twist. Makikita natin sa larawan na ang upper body ng nasa larawan ay nakatwist o nakapilipit. Yan. Para naman maunawaan natin ang ating aralin, gawin natin ito. Sagutan ang ating panuto ay ilarawan ng kilos ng mga sumusunod sa pamamagitan ng pagsagot sa talahan na yan. Ang una ay ang batang lumundag. Makikita natin sa larawan na ang bata ay lumundag. Ano kaya ang lokasyon? Ang maaari nating kasagutan dito ay personal space. Ang direksyon naman ng batang lumundag ay patungo sa harapan. At ang level, ang maaari nating kasagutan ay mataas. Mataas ang level ng kanyang paglundag. At ang fat waste ay tuwid. At para naman sa ating planes, ito ay patag na espasyo. Sa susunod na larawan, ang bata ay naglalakad. Ipinapakita sa larawan na ang batang naglalakad. Ano naman kaya ang maaaring lokasyon, direksyon, level, pathways at planes ng batang naglalakad? Para sa lokasyon, ito ay nasa general space dahil malaya siyang nakakaalis sa kanyang pwesto. At ang direksyon ay patungo ito sa kaliwa. At ang level ng kanyang paglalakad ay katamtaman lamang. At para sa pathways, ito ay tuwid. Tuwid siyang naglalakad. At sa planes, patag na espasyo. Siyempre, ating tandaan na naigagalaw natin ang ating katawan sa iba't ibang lokasyon, direksyon, level, pathway at plane. At ang mga sumusunod ito ay dapat nating isaisip. Una nga ay ang lokasyon. Maaring ito ay sa tabi, sa harap, sa ilalim at itaas. Maaari din itong paggalaw na hindi umaalis sa pwesto at malayang paggalaw. Ang pangalawa naman ay ang direksyon. Ito nga ay yung patungo sa harapan o likuran, patungo sa kaliwa o kanan at sa harap at itaas. At ang pangatlo ay yung tinatawag nating levels na kung saan ay maaari itong mababa, katamtaman o mataas. At para sa pang-apat ay ang ating pathways na maaari nating daanan. Ito ay tuwid, maaaring pakurba o zigzag. Para naman sa planes, ito ay ang diagonal, horizontal, vertical at rotational. Para atin pang matandaan ang ating aralin sa araw ngayon, subukan nating sagutin ng tayahin ang ating panuto, pagtambali ng mga panutong nasa hanay A sa mga larawang nagsasagawa nito na nasa hanay B. Piliin ang tamang sagot. Makikita natin sa hanay B ang mga larawan ng kilos. So sa unang bilang, lumukso ng mataas. Alin kaya sa dalawang larawan natin na nagpapakita ng paglukso ng mataas? Ito ba ay nasa titik A o B? Tama. Ang nagpapakita ng paglukso ng mataas ay nasa titik B. Para sa ating pangalawang bilang, itaas ang dalawang kamay. Ano kayang larawan ang nagpapakita dito? Tama, ito ay ang titik A. Para naman sa ikatlo, lumakad sa vertical na linya. Alin kaya sa dalawang larawan natin ang nagpapakita ng paglakad sa vertical na linya? Ito ba ay ang nasa titik C o D?
Tama. Ito ay nasa titik C. Para naman sa ikaapat, lumakad sa zigzag na linya. Alin kaya ang nagpapakita ng paglakad sa zigzag na linya? Mahusay. Ito ay titik D. Para naman sa panghuling bilang, lumakad sa diagonal na linya. Alin kaya sa dalawang larawan na nagpapakita ng paglakad sa diagonal na linya? Magaling! Ito ay nasa titik E. Para sa ating karagdagang gawain at matandaan pa ninyo ang ating aralin sa araw na ito, basahing mabuti ang sumusunod na galaw sa lokasyon o personal space. Isulat ang salitang tama kung isinasaad ng pangungusap ay wasto at mali kung hindi. Maaari na ninyong isulat ang mga sagot sa inyong sagutang papel. Sa unang bilang, sa pagtayo ng mga binti ay nakabaluktot at ang tiyan ay nakapasok. Ito ba ay tama o mali? Ayan, ito ay mali. Ang pahayag ay mali. Sa pangalawang bilang naman, sa pagtayo, ang tiyan ay nakaliyad at ang balikat ay nakahanay. Ito ba ay tama o mali? Ang ating kasagutan ay tama. At syempre, para sa pangatlong bilang natin, sa pagtayo, ang leeg at ulo ay tuwid ang ayos. Ito ba ay tama o mali? Sa palagay ninyo, sa pagtayo ba natin, ang leeg ba natin at ulo ay dapat na tuwid ang ayos? Syempre, ito ay tama. Sa pang-apat, sa pag-upo, ang paa ay nakalapat sa sahig. Ang ating kasagutan dito ay tama. Dapat ay nakalapat sa sahig ang ating mga paa kapag tayo ay nakaupo. At para sa panghuling bilang, sa pag-upo, ang balakang at tuhod ay nakabaluktot. Ano kaya sa tingin nyo ang ating kasagutan? Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Mahusay at magaling kayo mga bata. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan ngayong araw. Muli, ako si Tutor Aryan, ang inyong MapEvenger na tutor sa PE2. Hanggang sa muling pagkikita, paalam! Susunod na ngayon, si Tutor Jo para sa ating Health 2. Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga MAPE 2 student. Ako po si Tutor Joanne A. Fajardo. Pag-uusapan natin ngayon sa health ang ikalawang markahang module, pangangalaga sa mga mata. Ang mga mata ay kabilang sa mga pandama. Subukan nating ipikit ang ating mga mata. Magbibilang ako ng lima ha. 1, 2, 3, 4, 5. May nakikita ka ba? Means wala. Ang mata ay ginagamit upang makita ang iba't ibang bagay sa paligid. Marami tayong maaaring gawin tulad ng, syempre, pagbabasa at panunood. Mahalaga ang ating mga mata, kaya't dapat nating pangalagaan ang mga ito. Tuklasin natin. Ang mga mata ay mahalagang bahagi ng ating mukha. Ito ay ginagamit upang makita ang kagandahan ng mga bagay sa paligid. Marami tayong natututunan tuwing ginagamit ang mga mata. Mapapanatili nating malinaw ang ating mga mata kung tayo ay kumakain, syempre, ng masusustansyang pagkain na mayaman sa vitamina A. Basahin ang maikling tula tungkol sa pangangalaga sa mga mata. Ito ay akda ni Leilani D.C. Garcia, ang mga mata. Ang mga mata ay lubhang mahalaga. Biyaya ito ng Diyos na dakila upang makita ang lahat niyang likha. Buhay ay masaya sa wastong alaga.
ang karot, kalabasa, saka papaya. Pagkain mayaman sa bitamina A. Ugaliin ang pagkain sa tuwina. Lulusog, lilinaw ang ating mga mata. Dapat sa liwanag, tuwing magbabasa. Sa telebisyon naman, dumistatsya. Sa panonood, ika'y magpahinga upang di sumakit ang iyong mga mata. Malinis na panyo na dapat mong dala nang di ipunas ng kamay sa mata. Kung ang mga mata ay magka-problema, agad kumonsulta sa espesyalista. Tignan naman natin ang pangunawa sa binasa. Nagustuhan niyo ba ang tula? Panuto, sa isang papel, isulat ang bilang na 1 hanggang 5. Sagutin ang mga sumusunod na tanong at isulat sa inyong papel. Una, ano-anong mga gulay at prutas ang nabanggit sa tula? Tama! Carrots, kalabasa, at papaya. Pangalawa, ano-ano ang naidudulot ng mga prutas at gulay na nabanggit? Ito ay ano po? Tama! Ito ay nagpapalinaw ng ating mata dahil ito ay mayaman sa vitamina A. Ayon sa tula, saang lugar dapat nagbabasa? Tama! Doon sa may liwanag, huwag nating hahayaang mahirapan ang ating mga mata dahil nagbabasa tayo sa dilim. Paano may iwasan ang pagsakit ng mga mata? Panonood ng telebisyon. Ayon sa tula, dumistansya tayo. Huwag nating hahayaang lumapit tayo sa telebisyon. Ikalima, bakit kailangang ingatan ang mga mata? Dahil ito ay importante. Ginagamit natin ito para makakita. Marami tayong matututuhan kapag kumpleto ang ating mga pandama, lalo na ang ating mga mata. Suriin natin. Ang malusog at malinaw na mata ay kayamanan. Ang mga ito ay magagamit mo upang makita ang mga bagay sa paligid. Makakatulong ito sa iyong pagbabasa ng iba't ibang aklat at panonood ng mabubuting palabas. Narito ang mga paraan upang maalagaan ang ating mga mata. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa bitamina A. Sinabi nga kanina, nandyan ang carrots, kalabasa, at papaya na mayaman sa vitamina A. Dumistansya sa telebisyon kapag nanonood. Huwag hahayaang lumapit. Gumamit ng malinis na panyo na pamunas tuwing may dumi sa mata. Bakit kaya? Dahil magkakaroon ng impeksyon. Maaring magkaroon tayo ng sore eyes, di ba? So, worst nun ay kailangan kumonsulta sa espesyalista. Magbasa sa lugar ng mga sapat na may liwanag. So, dapat magbabasa tayo na may liwanag. Magpakonsulta sa doktor o espesyalista kung may masakit sa mata. Huwag hahayaan na okay lang yan. Pero yun pala, may malalam na palang nangyayari sa ating mga mata. Marami ang magagawa mo kung malinaw at malusog ang mga ito. Punta naman tayo sa tayahin. Mga panuto, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong pangangalaga sa mga mata at mali kung hindi. Isulat ang sagot sa hiwalay na papel. Una, manood ng telebisyon maghapon. Ito ba ay tama? Ang sagot ay mali. Bakit ba mali? Dahil kailangan magpahinga ang ating mga mata. Ang pagpikit ay isang paraan upang makapagpahinga ang ating mga mata.
Ikalawa, magbasa sa madilim na lugar. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot ay mali. Dahil nakakasama nga ito sa ating mata. Kasi pwersado ang ating mga mata sa pagbabasa sa madilim na lugar. Ikatlo, kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin A. Yan, kanina pa yan nababanggit. Ano ang ating sagot? Yan ay tama. Tulad ng karot, papaya at kalabasa. Ito ay mayaman sa vitamina A. Ika-apat, kusutin ng kamay ang mga mata. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot ay mali. Dahil maaaring ma-infeksyon ang ating mga mata. Kaya iwasan natin yun mga anak ha. Number 5. Kumonsulta sa espesyalista tuwing may nararamdamang problema sa mata. Ano kaya ang sagot? Ito ay tama. Yan. Ito ay tama. Huwag nating hayaan ang mga mata natin ay mahirapan. Kapag may nararamdaman tayo sa mata, kailangan kumonsulta sa espesyalista. Okay, ayan mga bata. Tingnan nyo, stop the spreading of COVID-19. Lagi nyong tatandaan na maghugas tayo ng kamay, mag-alkohol, mag-mask kung lalabas kasama ang pamilya, at mag-vitamin C. Yan. Huwag kakalimutan, mag-click, subscribe, and share sa DepEd Educational Technology Unit ng Itulay Live, Itulay TV. Salamat din sa Canva. Yan. Muli, ako po si Tutor Joanne A. Fajardo ng MAPE to Avenger ng Health. Maraming maraming salamat po. Paalam.